Minadali na ng pamunuan ng Kolehiyo de San Lorenzo sa Quezon City ang pag-refund sa tuition fee at credentials ng kanilang mga estudyante na naapektuhan na bigla ang pagsasara ng paaralan. Nagkausap na ang mga miyembro ng Board ng Paaralan at ang Department of Education kung saan nangako umano ang eskwelahan na sisikaping matapos ang pagta-transfer ng kanilang mga estudyante sa ibang mga paaralan hanggang sa susunod na linggo. Bukod dito, nangako rin ng Kolehiyo de San Lorenzo na hindi na nila sisingilin ang pagkakautang sa kanila ng mga estudyante. Pero inatasan pa rin ng DepEd ang paaralan na makipag-ugnayan sa Department of Labor and Employment at ideklara ang nangyaring pagsasara ng kanilang operasyon. Ito'y dahil saklaw pa rin ng labor code ang mga guro at non-teaching personnel na nawala ng trabaho dahil sa closure ng eskwelahan. The school shall continue to assist the learners from August 16 until half of next week for the transfer to other schools. These are our expectations. Kasi gusto po nating ma-monitor na na-transfer talaga yung mga learners to other schools and that were refunded or paid yung tuition fees or school fees. Lastly, we ask them to notify the Department of Labor of its closure as yung empleyado po nila ay hindi po civil service covered yan, mga covered po sila ng labor code. So we're asking them to do that for their employees. Dismayado at nagre-reklamo ang mga estudyante at magulang na nagulantang sa bigla ang pagsasara ng paaralan na nataon pa sa unang araw sana ng klase. Frustrated lang din po kasi po tawag dito. Dapat nga po yun na nag-aaral na maghahanap pa po ng school and then since late na po yung enrollment, most of the schools po is hindi na tumatanggap. So parang napapresulate po ako kasi ano po yan, tambay po kami for the school year. Mahirap lang po eh. Maghahanap po ng panibagong school eh. Kaya as graduating po, di naman po ganun kadali. Yung mga subjects rin po na hindi na credit, makikredit sa ibang school eh, yun nga po, mahirap pong makuha agad. Nag-cash po ako mga 27,000. Kailangan ko pong makuha yun today para maka down payment na rin po sa iba. Sobrang laking abala lang sa aming mga mag-aaral kasi kagaya niyan, hirap kami makahanap ng school. Tapos ngayon, yung sa refund naman nila, medyo pahirapan din kasi almost 1 to 2 hours pipila ka pa. Tapos hindi rin nila sinabay yung refund sa uniform. Next week pa daw, so babalik na naman kami. So ang laking abala lang. Nauna nang nangako ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na tutulong sila upang maihanap ng malilipat ang eskwelahan ng mga naapektuhang estudyante. Ilang mga paaralan naman ang nagpahayag na bukas sila sa sino man mga estudyante ng Kolehiyo de San Lorenzo na nais mag-transfer sa kanilang eskwelahan. Jenny Sinhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.